What's up guys, this is Ligyan and welcome to Ligyan Story Blog. Welcome back guys and Happy New Year to everyone. Kong Hei Pat Choi, wishing you all good health and prosperity throughout the year. And welcome po sa part 7 ng ating Ang Daddy ni Best Friend or Andrew's Adventure with Daddy. But before that po, gusto ko pong i-shout out sila Ruel Barrera, Noel Mahusay, and Reynaldo Gabriel. Lots of love to you guys. Happy New Year, Kong Hei Pat Choi. Then, narito na po ang part 7 ng Ang Daddy ni Best Friend. Tara, samahan niyo ako. Andrew, ang pabulong na tawag sa akin ni Anton habang nakahiga kami sa kama. Hawak ni Anton ang alaga niya sa loob ng brief niya habang nanonood siya ng porn sa cellphone niya. Minuso ni Anton ang bibig niya sa alaga niya. Gusto niya pakita kung ano ang ginagawa niya. Ano yan Anton? Ang kunwari kong tanong sa kanya. Ngumiti sa Anton at napalunok ako sa sunod na ginawa niya. Nilabas ni Anton ang alaga niya mula sa brief niya. Nagulat talaga ako. Matigas ang mamula-mula nitong ulo at may kahabaan at katabaan ang sukat niya. Di ko inaasahan na ganong kalaki ang alaga ni Anton pag matigas na. Madalas kasi patay ang alaga niya pag nakikita ko siyang nagbibihis sa harapan ko. Parang nakaramdam ako ng init bigla sa mga ginagawa ni Anton. Lalo akong nawindang noong sabihin ni Anton na hawakan ko raw ang alaga niya. Bigla ko tuloy naalala ang mga kwento ng mga army. Sila-sila daw naglalaro pag nakakaramdam ng init ng katawan. Pero wala daw yun kahulugan. Parang nadadala ako kay Anton, lalo na noong bigla niyang kunin ang kamay ko at pinahawak sa alaga niya, naramdaman ko ang init ng alaga ni Anton. Agad kong binawi ang kamay ko sa alaga niya. Gago ka Anton, anong ginagawa mo? Ang sabi ko kay Anton. Tumawa lang si Anton at dumamba sa akin. Para lang kami naglalaro ng wrestling sa kama. Tawanan kaming naglalaro ng palakasan sa isa't isa. Muntik na akong ma-carried away kay Anton. Para kaming mga bata na naghaharutan sa kwarto. Dinig hanggang labas ang ingay namin. Napatihaya na lang kami pareho sa kama pagkatapos namin magharutan ni Anton. Para na ngang magyawa ang closeness namin ni Anton. Dahil madalas na kaming magkasama ay sobrang napapalapit na kami sa isa't isa. Di ko na rin sigurado ang sarili ko kung hanggang kailan ako makakaiwas sa mga tukso ni Anton na parang laro-laro lang naman sa kanya. Close na kasi kami ni Anton kaya siguro di na siya nahihiya sa akin at baliwala na lang sa kanya ang mga ginagawa niya. Napapagod kami pareho sa pagkaharutan namin. Kaya ilang sandali lang ay nakatulog na kami pareho. Kinabukasan, Linggo, tulad ng dati, tanghali na kami nagising ni Anton. Magkayakap pa nga kami paggising namin. Pero kailangan ko na umuwi sa boarding house. So, tumawag kasi sila mama at papa, papunta sila sa boarding house ko. Magdadala sila ng allowance ko at gusto na din daw nila ako makita. At miss ko na din ang mga magulang ko. Andrew, may bago kang computer na gamit anak ah. Ang sabi ni mama noong makita ang computer set ko. Opo, pinahiram po yan ng daddy ng best friend ko. Ang sagot ko kay mama. Ah, ang bait naman ng daddy ng best friend mo anak. Pakilala mo nga sa amin para makapagpasalamat kami. Ang sabi naman ni Papa. Ah, sige po Papa sa susunod. Ang sagot ko na lang sa mga magulang ko.
Dahil magkagabi na ay sa labas na kami kumain nila mama at papa bago sila umuwi. Sa Jollibee na lang kami kumain. Anak, eto allowance mo. Sabay abot ni mama sa akin ng pera. Bahala ka dito anak ha. Pagkasyahin mo na muna yan. Ang sabi ni mama. Ako na bahala ma. Malapit na ako makatapos at pag nagkatrabaho na ako sa mga mamahalin na restaurant na tayo, kakain. Okay lang anak, basta pagsikapan mo at pagbutihin mo yung pag-aaral mo. Ang sagot naman ni Papa. Basta po, bibigyan ko kayo ng magandang buhay. Pangako ko po yan sa inyo. Ang sabi ko sa mga magulang ko. Nasa huling semester na ako ng huling taon ko sa college at malapit na akong makapagtapos at magre-review na lang pagka-graduate para sa board exams. Pagkatapos ng exams namin ay magbabakasyon na para sa Christmas holiday kaya ako ay kailangan umuwi muna sa amin sa Bulacan. Andrew, sa bahay ka na lang mag-stay muna, ang pakiusap ni Anton kay Andrew. Anton, ilang linggo lang naman tayong di magkikita eh. Kailangan ako sa bahay. Tutulong ako sa mga magulang ko, ang sabi ko kay Anton. Malungkot si Anton, syempre ako din. Di ko na muna makikita sila Anton at Daddy. Pero ganun talaga. Ang inaalala ko lang sa Anton, baka mabarkada na naman habang wala ako sa tabi niya. Sa bagay, nasa tamang pag-iisip na sa Anton, alam na niya ang tama sa mali. Ganun talaga, meron tayong kanya-kanyang laban na hinaharap sa buhay. Nasa sa atin yon kung paano natin harapin. Sinantabi ko muna din muna ang damdamin ko kay Daddy dahil marahil di pa naaayon ang panahon para sa amin. Pagka-uwi ko ng bahay ay giliw na giliw ang mga kapatid ko sa akin. Sinasamantala namin ang pagtatanim at pag-aani ng gulay sa taniman. Malaking tulong para sa pamilya ko ang maliliit naming taniman bukod sa sweldo ng mga magulang ko. Bisperas na ng Pasko, si Anton medyo malungkot. Di pa raw sure kung makakaabot ng uwi ang mami Alice niya. Ang di nila alam, di naman pala puro trabaho ang inaatupag niya. Mga anak talaga ang higit na naaapektuhan kapag naglolo ko ang mga magulang. Si Daddy Brandon naman, pilit iniintindi ang sitwasyon ng asawa niya. Balak niya, paalisin na sa trabaho ang asawa pagka-graduate ni Anton. Gusto na niyang ayusin ang pamilya niya para maging normal na sila. Total, may ipon naman na sila at graduate na din si Anton. Wala na silang pagkakagastusan. Pwedeng lumipat ng ibang company si Mami Alice at hindi na paalis-alis. O di kaya magtayo na lang ng negosyo ang plano ni Daddy. Dahil ang nararamdaman niya kay Andrew ay hindi pa siya sigurado at kung ano man yun ay ayaw na niyang lumala at agapan na lang habang maaga pa. Ang hindi niya alam, balak na siyang hiwalayan ng asawa niya pagka-graduate ni Anton. Masaya si Anton, dumating ang Mami Alice niya, magkakasama silang magse-celebrate ng Kapaskuhan. Maayos tignan ng pamilya ni Anton, sana lang may pag-asa pang maayos ng lubusan. Samantala, simple lang ang pagsalubong nila Andrew ng Kapaskuhan. Masaya sila kahit payak lang ang kanilang pamumuhay. Tulad ng ibang mag-asawa na medyo matagal-tagal bago magkita ulit ay heto si Daddy Brando, nangangalabit sa asawa niya. Siyempre, tulad ng dati, di siya pinagbigyan ng asawa niya dahil baka mabuking siya na medyo namamaga pa ang bulaklak niya. Si Mami Alice kasi 5 beses na inangkin ni Henry ang jowa niyang kano kaya gasgas at medyo magapa ang bulaklak niya. Mga ilang araw pa siguro at pwede na siyang pasukin ulit at di na mahahalata at di na mahapdi
Malaki din kasi ang ahas ng jowa niya. At ganun nga ang nangyari, mga ilang araw ang lumipas at pinagbigyan din ni Mami Alice si Daddy ng isang round para syempre di rin siya mahalata na may ginagawang iba. Kaya walang anumang pagdududa si Daddy sa asawa niya na mayroon itong iba ng minamahal. Yun lang, bago magbagong taon ay lumipad ulit si Mami Alice patungo ng Malaysia. Call of duty raw, pero syempre may usapan na sila ng boss niyang si Henry. Madali makalusot si Mami Alice dahil sa Malaysia, di sila nagsa-celebrate ng New Year masyado. Kaya pinayagan siya ni Daddy. Dahil walang magawa si Anton ay niyaya niya ang daddy niya. Puntahan daw nila si Andrew sa Bulacan. Total, malapit lang naman daw sa Manila. Hindi na rin tumanggi si Daddy dahil sa isang banda. Parang gusto na din niya makita si Andrew, bagay na di rin niya maipaliwanag. Maaga bumiyahe sila Anton at Daddy kinabukasan para makauwi din sila ng hapon. Pagdating sa lugar nila Andrew ay pinagtanong-tanong na lang nila Daddy kung saan ang bahay nila Andrew de la Cruz. May nakapagturo sa bahay nila Andrew, kaya lang wala daw sila doon at nasa taniman daw, kaya doon na sila dumiretso. Nagulat si Andrew noong may pumaradang sasakyan sa tabi ng kalsada. Parang familiar sa kanya ang sasakyan na yun. At di nga siya nagkamali. Maya-maya ay bumaba na si Anton at nagsisigaw na ang tinawag si Andrew habang namimita sila ng mga gulay na paninda. Napatakbo na din si Andrew palapit kay Anton. Nagyakapan ng dalawa at halatang na-miss ang isa't isa. Si Daddy nakangiti lang na nakatingin sa kanila. Nasa tabi na pala ni Anton si Daddy at si Andrew ay yumakap din saglit kay Daddy nung maghiwalay sila ng yakap ni Anton. Maya-maya ay nasa likod na pala na Andrew ang magulang niya at pinakilala na si Anton na best friend niya at ang daddy niya. Sir Brando, kayo po pala. Salamat po pala sa computer na pinahiram niyo kay Andrew. Malaking tulong sa kanya yun, ang sabi ni Mama. Wala po yun, ang sagot ni Daddy Brando. Hindi na narinig na Anton yun kasi hinila niya agad si Andrew sa taniman. Gusto rin daw niya mamitas ng sitaw. Tamang-tama naman at patapos na sila mamitas. Kaya dumiretso na sila sa bahay nila Andrew. Doon na sila kumain ng tanghalian. Pinagluto sila ng mama ni Andrew ng nilagang baka at adobong sitaw na galing sa taniman nila. Simple lang ang bahay nila Andrew, bungalow at medyo luma na, pero maayos naman. Naalala tuloy ni Daddy Brando ang kanyang pinagmulan. Pareho lang sila halos ni Andrew dati. Pagkatapos nila mananghalian ay naglabas ng lambanog ang papa ni Andrew. Inom daw sila ni Daddy Brando. Mababait ang mga magulang ni Andrew. Sila Anton at Andrew naman ay lumabas. Ipapasyal daw muna ni Andrew si Anton sa paligid. Ipinakilala din ni Andrew si Anton sa mga kababata niya at ipinakita kung saan siya madalas na tumatambay. Si Anton naman ay tuwang-tuwa. Masaya daw ang buhay probinsya at halos lahat ng tao ay magkakakilala dahil halos lahat ng makasalubong nila ay binabati sila. Mga hapon na at nawiwili sa kwentuhan sila Daddy at Papa ni Andrew, subalit kailangan na nila umuwi pabalik sa Maynila. Di naman nalasing si Daddy Brando at kayang-kaya pa ang mag-drive pauwi. At nagpaalam na sila Daddy at Anton pauwi.
Medyo malungkot man si Anton, importante nagkita ulit sila ni Andrew at lalo pa niya ito nakilala. Si Daddy yumakap kay Andrew ng mabilisan, subalit mahigpit ang mga iyon. Masaya ang mag-ama habang nasa biyahe pa uwi. Si Andrew masaya din sa pagdalaw sa kanya nila Anton at Daddy. Daddy, masarap din pala sa probinsya. Simple lang ang buhay, ang sabi ni Anton. Daddy, bakit parang iba na ang pagtingin ko kay Andrew? Parang higit pa sa kaibigan na, ang sabi ni Anton. Napalunok si Daddy Brando sa pagkabigla sa tanong ni Andrew. Di niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Di niya alam kung ano ang isasagot sa anak at doon siya kinakabahan. Guys, dito na po nagtatapos ang part 7 ng ating story, ang Daddy ni Best Friend or Andrew's Adventure with Daddy. Sana patuloy niya akong samahan sa pagsubaybay sa kwento nila Daddy Brando, Anton at Andrew. Sana po, huwag niyong kalimutan mag-subscribe dito sa ating channel, The Legend Story Vlog. And once again, Happy New Year po sa ating lahat. Thank you!